sila ang mga Pinoy celebrities na maliban sa nagpakatotoo sa bahay ni Kuya noon, ay sila din ang mga tumatak sa mga manonood. The Philippine Showbiz List presents pinaka-kontrobersyal na Pinoy Big Brother celebrity housemates, Bianca Gonzalez and Zandro Marudo. Sa unang edisyon ng Pinoy Big Brother Celebrity Edition noong 2006, ang TV host na si Bianca Gonzalez at model na si Zandro Marudo ay nalink sa loob ng BBB house dahil ito sa kanilang pagiging close masyado sa isa't isa. Andun lang sila ay nagsisipilyuhan sa isa't isa, madalas na magkayakap at nag-uusap. Kaya naman, ang pagiging close nila sa isa't isa ay nagiging iba na sa mata ng mga viewers. Matatandaan sa panahon na yon ay may karelasyon pa si Bianca sa outside world na si Lino Cayetano na isang direktor. Natapos nila Zandro at Bianca ang Pinoy Big Brother Celebrity Edition 1 na kabilang sila sa top 4. Sa isang interview inamin naman ni Zandro na hindi niya alam na marami pala siyang masasaktan sa mga kinilos niya sa PBB house. Humingi rin siya ng tawad kay Direk Lino Cayetano at nangakong didistansya na siya kay Bianca. Makalipas ang ilang buwan, naghiwalay naman sina Bianca at Lino Cayetano. Isa daw sa dahilan ng kanilang paghihiwalay ay nang dahil sa pagiging close nila ni Zandro Marudo sa loob ng bahay ni Kuya. Roxanne Barcelo and Rico Robles. Bago pa man naging housemates sina Roxanne Barcelo at Rico Robles, ay matagal na silang magkakilala. Nag-OJT raw noon si Roxanne sa RX93.1 kung saan radio DJ doon si Rico Robles. Sa panahong yun, ay may boyfriend pa si Roxanne na si Martin Gallego. Pagkatapos maghiwalay ni Roxanne at ng kanyang boyfriend, doon na daw nagsimulang manligaw si Rico sa kanya. Ngunit hindi daw niya ito binigyan ng tsansa dahil may girlfriend pa daw si Rico noon. Huli na rin nalaman ni Roxanne na kasali pala si Rico na papasok sa bahay ni Kuya. Naging housemates sila ni Kuya sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition 1. Habang sa loob ng bahay ni Kuya, naging love-hate relationship naman ang nangyari sa kanila. May mga araw daw na magkausap sila palagi. May mga sweet moments at may mga araw rin na sila ay nagbabangayan, pagkatapos ay magbabatian muli. Kaya naman maraming manonood ang tila ba naguguluhan sa kanila. Maraming espekulasyon ang lumabas na baka for the show lang ang kanilang pinapakita sa loob ng bahay ni Kuya. Dinaglaon ay na-evict si Rico at nag-voluntary exit naman si Roxanne upang makadalo siya sa kanyang graduation sa Miriam College na may kursong Communication Arts. Pagkatapos ng PBB, tinuldukan na mismo ni Roxanne ang panliligaw ni Rico. Gretchen Malalad. Ang former taekwondo athlete at isa rin second class airwoman ng Philippine Air Force si Gretchen Malalad ay kabilang sa naging housemate ni Kuya sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition 1. Day 17 nang siya ay pinayagang lumabas ni Kuya para mag-report sa kanyang mga superior sa Philippine Air Force. Ito daw ay para sa investigasyon ng kanyang pag-awul. Siya ay pinalabas sa bahay ni Kuya na naka-blindfold at binigyan siya ng 24 hours upang makabalik. Hindi rin siya pwede makipag-usap sa ibang tao, pwera lang sa mga mag-iimbestiga sa kanya. Pero after 14 hours, siya rin ay nakabalik sa loob ng bahay ni Kuya at pinayagan rin siya ng kanyang mga superior na magpatuloy sa kanyang pag-stay sa bahay ni Kuya. Day 39 naman nang siya ay ma-evict sa PBB. Alec Bovic. Ang sexy actress noon na si Alec Bovic ay naging housemate ni Kuya sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition 1. Naging kilala naman siya noon sa loob ng bahay ni Kuya matapos siyang magpakalbo kapalit ang 100,000 pesos para sa kanyang ama na may sakit at sa caretaker ng isa pang housemate na si Mitch Dulce. Kasama niya rin si Rico Robles na nagpakalbo. Dinonate ang kanilang buhok upang gawing wig para sa mga cancer patient. Masaya namang lumabas sa bahay ni Kuya si Alec at excited rin siyang makita muli ang kanyang pamilya. Rustom Padilla. Si Rustom Padilla, o mas kilala ngayon na si Bibi Gandang Hari, ay gumawa naman ng kasaysayan sa loob ng bahay ni Kuya nang ilahad niya ang kanyang tunay na sexualidad. Bago pa ito, kilala si Rustom Padilla bilang isa sa mga sikat na action star noong 90s. Galing rin siya sa isang angka ng mga magagaling na artista sa bansa. Nagkaroon rin siya ng asawa at ito ay si Carmina Villaruel. Ngunit dinaglaon, sila ay naghiwalay.
Taong 2006 naman, nang mapabilang si Rustom bilang isa sa mga housemates ni Kuya sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition 1. Sa day 25 ng reality TV series, habang nag-uusap sila Rustom at Kiana Reeves sa garden area ng PBB house, naging emosyonal si Rustom at nagsimula na itong magkwento tungkol sa kanyang childhood at sa kanyang mga dinaanang pagsubok sa buhay. Nang pumunta siya sa Amerika, doon niya nakita ang tunay niyang pagkatao. Di kalauna ng kanilang pag-uusap ay umamin si Rustom na siya ay gay. Naging emosyonal si Rustom sa kanyang paglalahad at niyakap siya ni Kiana dahil sa kanyang katapangan. Ang kanyang pag-amin na ito sa loob ng bahay ni Kuya ay instant topic sa buong bansa. Day 45 na mag-voluntary exit si Rustom Padilla sa Pinoy Big Brother house. Ito bago pa ang 6th eviction night na kung saan siya rin ay isang nominado. Makalipas ang ilang taon, inamin ni Rustom na hindi siya gay, kundi isa na siyang transgender. Last 2016 naman na naging formal na siyang babae sa pag-aproba ng California court, kaya napalitan na ang kanyang pangalan bilang Bibi Gandang Hari. Makoy Fundales. Si Makoy Fundales ay ang dating frontman noon ng banda na Orange and Lemons. Ang Orange and Lemons din ang bumuo ng kanta na Pinoy Ako na naging theme song ng Pinoy Big Brother. Naging parte naman si Makoy ng PBB nang mapabilang siya sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition 2 Housemates. Nagsimula ang kontrobersya niya sa loob ng bahay ni Kuya nang inakusahan siya mismo ni Kuya ng plagiarism. Ito ay matapos bigyan sila ng task na kung saan kailangan nila gumawa ng 15-minute film. Ayon kay Kuya, ang script daw na ginawa nila Makoy ay mahahalintulad sa short story ni Garcia Marquez na The Ghost of August. Pero paglilinaw ni Makoy kay Kuya na ang ginawa ng kanilang grupo ay Pinoy-inspired. Bukod pa nito, matatandaan na naging controversial din ang kanta ng kanyang banda na Pinoy Ako dahil daw ang orihinal na tugtog nito ay kinuha sa kantang Chandelier na mula sa 80s UK-based band na The Care. Pinatawag siyang muli ni Kuya sa confession room upang pag-usapan ang mga bagay-bagay, ngunit ito ay nagpalala lamang sa sitwasyon. Lumabas si Makoy na galit at sinabihan ang kanyang mga kapwa housemates na he is quitting. Tinanggal niya rin ang kanyang lapel mic at ayaw niya na itong suotin muli. Kaya makalipas ng ilang araw ay napagdesisyonan ni Makoy na mag-voluntary exit sa bahay ni Kuya kasama si Ethel Buba. Pagkatapos makapagdesisyon ni Makoy na mag-voluntary exit, yun din ang mitsa sa kagustuhan ni Ethel Buba na lumabas na rin mula sa Pinoy Big Brother house. Nagkaroon naman ng praning theory si Ethel dahil hindi daw tunay na guest housemate si Mariel Rodriguez, kundi siya ay isang tunay na housemate. Bago pa ito, gusto na talagang lumabas ni Ethel sa bahay ni Kuya. Ready na nga siya lumabas anytime dahil nakapag-ayos na siya ng gamit. Pero kinausap siya ni Kuya at naging kalmado. Pero sa pangalawang pagkakataon, hindi na nagpapigil si Ethel. Mariel Rodriguez. Isa si Mariel Rodriguez sa mga original host ng Pinoy Big Brother mula pa noong 2005. Ngunit sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition 2, siya ay naging guest housemate ni Kuya. Hindi naging madali kay Mariel na tanggapin na isa siyang housemate sa kadahilan ng ang biggest fear niya daw ay ma-lock up sa bahay ni Kuya. Kinausap naman ni Kuya ang mga yak-niyak na si Mariel at ipiniliwanag sa kanya ang mga pangyayari. Nagpalabas din ng pre-taped VTR si Kuya na pinakita niya kay Mariel. Sa VTR na yon ay naghatid ng message ang manager ni Mariel na si Boy Abunda. Sabi ni Boy na ang dapat sisihin ay siya, hindi si Kuya. Gusto raw ni Tito Boy na may matutunan si Mariel sa loob ng bahay ni Kuya upang paglabas niya ay maging mas matapang pa ito sa kahit anong hamon ng buhay. Binigyan rin ng task si Mariel sa loob ng kanyang bahay upang kanyang maging mga mata para malaman kung sino talaga ang nagpakatotoo sa mga housemates niya. Day 42 sana lalabas si Mariel sa bahay ni Kuya, ngunit siya ay na-extend dahil sa mga di inaasahan na pangyayari. Ngunit di kalaunan, siya rin ay naging official housemate ni Kuya. Baron Geisler. Kilala noon si Baron Geisler bilang isang mabisyo, takagulo at sangkot sa iba't ibang kontrobersya. Napabilang naman si Baron na isa sa mga housemates ni Kuya noong Pinoy Big Brother Celebrity Edition 2. Ang unang pagkakataon nang siya ay madawid sa isang iskandalo nang siya ay malasing sa loob ng PBB house at naghamon ng away sa kapwa niya housemate na si Will Devon. Bukod pa riyan, nariyang sumigaw siya ng sumigaw, magsuot ng underwear sa kanyang ulo at kumilos na nakakabastos na sa female housemates. Bukod dito, paulit-ulit din siyang gumamit ng foul words laban kay Kuya sa loob ng confessional room.
Matapos, ipinakita kay Baron ng ilang footage na kanyang nakakahiyang kilos kapag nalalasing siya. Nangako ang young actor na hindi na siya iinom ulit kapag pinatawad siya at bigyan ng isa pang pagkakataon. Binigyan siya ulit ng pagkakataon ni Kuya, pero muli na namang sinuway ni Baron ang kanyang pangako noong Christmas party ng celebrity housemates, kung saan uminom siya ng ilang beers at inulit na naman ang kanyang wild antics gaya ng paghuhubad. May mga pagkakataon din na inilayo ng ibang housemates ang mga kutsilyo at iba pang mga matutulis na bagay mula kay Baron. Nang ipatawag siya ni Kuya sa confession room kung ano-ano mga salita ang lumabas sa bibig ni Baron laban kay Kuya, at may pagkakataon din na iniligay niya ang mikropono sa loob ng kanyang bibig. Labas-pasok din siya sa confession room habang naninigarilyo at tinatanggal ang sinturon at butones ng kanyang pantalon. Dahil sa naging asal na ito ni Baron, ay nagdesisyon si Kuya na patawan siya ng forced eviction. Ngayon ay isang changed man na si Baron at mayroon na siyang sariling pamilya. Jane Oineza. Ang dating Gawin Bulilit artist na si Jane Oineza ay naging parte ng Pinoy Big Brother All In Edition. Nagka-issue rin noon ang mga pahayag ni Jane nang matapos magkomento siya ng no comment sa mga akusasyon ni Loyza Andalio na may pinagawa si Catherine Bernardo sa kanyang katawan. Tila ba ito ay na-misinterpret ng mga manonood na may tinatago si Jane na alam niya, ngunit ayaw niya lang itong sabihin. Pinatawag naman ni Kuya si Jane upang ipakita ang video kung saan nag-uusap sila ni Loyza. At maya-maya pa ay tinabihan si Jane ng kapwa niya Gawin Bulilit star na si Catherine Bernardo. Nagkausap silang dalawa at humingi naman ng tawad si Jane sa kanyang mga nasabi. Pinaalahanan din siya ni Catherine na maging careful sa bahay ni Kuya. Pagkatapos noon ay naging okay rin silang muli. Naging third placer naman si Jane pagkatapos ng Pinoy Big Brother All In Edition. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!